Inauna ng Commission on Audit ang sobra-sobra o manong paggastos ng City Hall ng Pasig noong isang taon. Kabilang dyan ang milyong-milyong pisong alaga ng mga gamot at ikangay food supplies. Ang bagong mayor nila na si Vico Soto ay may hinahanap na mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga gamit ng lungsod. Nakatutok si Mark Salazar. 1.4 billion pesos na halaga ng mga gamit ng Pasig City ang hindi rong mahanap ni Mayor Vico Soto sa inventaryo ng lungsod. Ayoko naman mang akusa. I'm not going to say na, hindi, ninakaw na, hindi ako magsasalita ng ganun. Pero kailangan natin hanapin. Sabi rin ng Commission on Audit, may excessive expenditure daw ang City Hall noong 2018. Bumili raw kasi ang City Hall ng 16 million pesos na halaga ng gamot para sa mga health center ng higit sa 3 buwang pangangailangan at mahigit 20 million para sa food supplies na pang-ayuda kapag may kalamidad. Ang punto ng COA, baka raw mabulukan ng stocks ang syudad kung saan damakmak agad ang binibili. Sinagot yan ng mga dating opisyal ng Pasig City Hall. Annual po ang pinapabid namin kasi siyempre sa haba ng proseso nagpapang-abot. Iniiwasan natin na magkukulang tayo sa medicine. So annual procurement po siya, pero on a staggered basis ang delivery. Matagal na po kasi akong pharmacist ng medical depot, pero hindi pa po namin na-experience na ma-expired ang gamot po namin. Kasi po pag po sa health center, ibinibigay po kasi ng libre yung mga gamot. Nasa COA report din ang mahigit 15 million pesos para sa libro at instructional materials. At mahigit 100,000 pesos pang gasolina ng City Mobile Fleet na higit daw sa 3 buwang normal na pangangailangan ng City Hall. Napansin din ng COA na sa mahigit 900 million na procurement noong 2018, halos 200 million lang ang inilistang expense. So pwedeng, yan yung po yung mga obligated under supplies, MOOE, pero hindi pa kasi recognize yung expense. Inilunsad ngayong araw ni Mayor Soto ang ugnayan ng Pasig Center. Dito raw magsusumbong ang sinumang may ebidensya laban sa katiwalian.